secret to, hindi ito alam ng lahat. Secret to, hindi ito alam ng lahat. Meron tayong kapatid, kunwari nasa mall, di ba? Nagsashopping ang nanay. Tapos titingnan niya isang mannequin. Titingnan niya isa. Mars, ano ginagawa mo? Mars, nagsashopping ako dito, ganyan. Pinag-uusap niya, Frank, bata to Frank, ha? Bata. Titingnan niya lang kasi yung sinama siya ng nanay niya. Hindi niya ginugulo yung nanay niya. Ginugulo niya ang mga mannequin. Nag-uusap. May conversation, Frank. Sino to, Frank? Itong nakakainis. Kasi secret. Pwedeng paki-explain. Secret talaga yun. Kaya gusto ko sinasama ni mom. Kasi hindi ako nang gugulo na uuwi na kami. Kasi nga, hindi pa tapos ang chikahan ng mga Mars na mannequin. Kasi nga, kailangan kong i-entertain yung sarili ko para hindi ako mainip. Imagination yun. Yun ang ano ng creativity. Yan. Na-imagine ko lang yung conversation nila. No? Siguro sinasabi ni Judy nung bata siya, nagro-roleplay yung dalawang mannequin. No? Sinasabi ng isang mannequin, alam mo, importante talaga mag-ipon para sa kanabukasan. Ano kung nangyari sa'yo? Ano kung mamatay ka? Hindi mo ba mahal ang pamilya mo? Alam ko naman, hindi mo ba mahal ang pamilya mo? Paano kung may mga... Kaya pala nung lumaki ako, naging financial coach ako. Yung pala'y pinag-uusapan. Yun. Yung old school na mannequin, merong buhok, merong mukha. Tumigil ako sa pag-uusap ng mga mannequin noong nauso na yung, alam mo yung flat lang na ganun? Na mannequin. Pero kaya ako nakasurvive, nakasama ko si mom ng matagal dahil doon sa pakikipag-usap naman. Sabi ko na nga ba, lalabas tong mannequin na to eh. Talaga tong storyang to eh. Okay, ito meron ako. Nilistahan lang din. Wala akong listahan. Nakatingin ako sa glass ko. Grabe. Sabi niya. Meron ako. Meron ako. Teka. Meron ako. Nilistahan din. Tapos chinecheck ko pa. Meron ako. Nasabi na to. Ito. Sino to? At Frank na to na... Nung high school, alam mo naman, pag high school, maraming mga co-curricular activities. Nako, alam ko na to. Meron siya. Alam na niya. Co-curricular pala? Oo. Tapos, itong friend natin na to, nanghiram ng gitara sa kapatid niya. Nanghiram siya ng gitara. Alam ko yan! Sa kapatid niya. Classic guitar pa to, no? Classic. Oo. At saka, ito yung unang gitara ng kapatid niya. So, ano, special to dun sa kapatid. Special. So, syempre, alam mo naman yung mga ano, uy, mga ba't ka kasi nanghihiram ng gitara? Sa school, di ba, yung nakaupo ka dyan sa floor, tas gitara ka, ganyan. Para na naman siyang nag-ice skating, mga friend. Pero ay, para naalala ko to! Mga friend. At syempre, ay, nakuhulog siya at masasaktan siya. Anong ginawa niya? Yung gitara, yung ginurong niya sa floor, doon sa simento, para siya hindi sumubsob yung mukha niya. Okay, na-remember. Okay, back to the time. Merong karugtong yan. So, dumating na siya doon sa parang, ano natin, service, di ba? Nung pagdating, excited na ako, uy, Chick, mag-gitara naman ako. Sabi ni Chick, hindi, wag mo na. Bakit? Hindi pwede. Bakit? Nandito na. Hindi. Hindi pwede. Ay, nako. Nandiyan. Oh, exaggeration. Tapos pagdating sa bahay, doon lang ni-reveal, sabi niya, napasag kasi. Tapos ang rano. Kahit na magalit ako, sabi ko, hindi na ako nagalit dahil umiyak. Pero sobrang warak. As in talagang... Warak talaga. As in, yung gilid ng gitara. Buong gilid. Naka-case lang yun, di ba? Mm-hmm. Kaya hindi siya gumanon sa floor, di ba? Pero... Oo. Actually, nagko-cross lang ako. Nabasag yun before pa. Hindi. Nagko-cross lang ako ng classroom. Mas matindi! Hindi siya nagmamadali. Parang may activity yung class. Nandun lahat sa gilid yung chairs.
Magkukross lang ako ng classroom. Bit-bit ko yung gitara. Nadapa ako. Yun. Parang naalala ko to ng konti. Cheers! Sa mga bagong Frank parents dyan, huwag niyong papahiram yung mga gitara sa anak niyong. Sino naman? Ito naman. Sino yung umuwi ng gabing-gabing, lasing na hindi na daw siya makagalaw? So, nung pagbuhat lang, galing pa tayo elementary, tapos ngayon, college. Binuhat ko, di ba? Grabe, sobrang bigat. Oy, tapos nilagay ko sa supa. Paglagay ko sa supa, sabi niya, Kuya Jeff, lasing ako. Teka, nalalaglag na ako. Kuya, nalalaglag na ako. Nalalaglag na sa supa. Pero nakakapagsalita. Sabi niya, nalalaglag na ako, kuya. Kuya, saluhin mo ako. Hindi. Teka, kasi ako yung kasama mo dyan eh. Ako yung kasama mo dyan eh, na tumulong eh. Ikaw nagbuhat nung katawan. Ako yung paa eh. Diba? Ako yung paa. Tapos, hindi natin... Ito yung kinakatakutan ko eh. Saan natin siya inalagay? Diba? Lasing na lasing. Eh, tayo yung dalawa sa pamilya na hindi talaga umiinom eh. Diba? So ngayon, nakakita tayo ng lasing na lasing, wala sa sarili. Paano gagawin dito? Saan natin ito ilalagay? Ilagay natin sa supa, ano mo dyan, iganya mo. Ginanyan namin. Eh syempre, hindi siya komportable dun sa, ganun siya. At ang pinakamatindi sa lahat, yung kwento ni Kuya na nalalaglag ako, hindi ganun. English sinasabi. Lasing. I'm falling. Uy! Teka lang. Tapos ito pa sabi niya. Ito pa sabi niya. Bigyan mo niyo ako ng unan. Uy! Correction. Tagalin niyo yung medyas. Wait lang. Correction. Hindi ko sinabing bigyan ng unan. Ang sinabi ko, pillow. Pillow. Kasi English nga eh. Hindi siya nagtatagal. Pillow ang sinasabi ko. I'm falling, sabi niya. Tapos ediginan niya namin. Ano ba ito? Anong gagawin natin dito? Pillow. Ano daw? Pillow. Hindi ko rin maalala ko bakit ako uminom ng panahon na yun. Pa, ito pa. Sabi ng crush niya. Kuya Jeff, be careful. Is that blood? Kulay yung Is that blood? Ganito mga chocolate friend. Syrup. ganito mga friend. Chocolate syrup. Ang iniisip ko, ang aking kapatid na umiinom din, nasa bahay. Wala. Ang nandun, ang dalawang hindi umiinom na hindi marunong mag-alaga ng lasing. Nakangangal ka nung natutulog, sabi ni Judy, humihinga pa ba yan? Baka hindi na makahinga yan. Ito, Frank, ha? Kung para sa mga Frank nating nakainom na, alam nyo yung parang ito na lang ang parte ng katawan nyo, di ba? Ito na lang. Gumagana. Hindi nyo magalaw ang inyong limbs and stuff. Totoo ba? Pagkasing? Hindi. Ito yun. Pero one time na lang, yun lang yung aking nangyari. Yun lang, once. Na yun yung feeling ko na ito lang. At mga Frank, binuhat ako. Na aking kamay, hawak na aking kuya. At ng bunso, hawak ang paa. Imagine, kinakaladkad ako. Tapos ginawa kang lechon. Ginawa akong lechon, mga friend. Rinago ako papunta sa loob ng bahay at linagay ako sa sala. Siguro mga November, December to, malamig. Naka-hoodie ako, mga friend. Nang makapal. At alam mo ang nangyari? Nagde-decide ang dalawa. Sabi, tanggalin ba natin? Hindi, tanggalin mo. Tanggalin ba natin? Sige, tanggalin natin. Kasi ako, alam ko, ang isa kong kapatid na marunong mag-alaga ng lasing at umiinom din is kaya niyang tanggalin. So, hindi ka mahihilo. Oo, hindi ka mahihilo. So, ginawa ng isa. Sige, tanggalin mo. Oh, ang panganay, tinanggal. Oh, mahihilo ko na hilo. Binalik na ako. Binalik ako. Tapos, hindi, nahihilo daw, nahihilo. Tapos sabi ng bunso, tanggalin mo! Tinanggalin, umangat na naman ako. Hindi, nahihilo daw. Balik na naman ako. Mga friend, mga ilang beses, akyat, taas, ganun ako ng ganun. Imagine, lasing. Ginagal nila. Dito ka makakita ng lasing na nagsasalita pa. Nagbibigay ng instruction. Pero hindi gumagalaw. Hindi, pag ganyan, tatanggalin na niya yung hoodie. Oh, nahihilo daw. Ibabalik. Mga friend, nasusuka na naman ako. Susumuka ako ng brown na, bile na eh. Kung mga sa mga ating mga nurses, bile na siya. Brown na. So, natakot, mga friend, hindi nila tinanggal ang hoodie.
iiwan ako overnight, napawis na pawis sa ang hoodie dahil takot sila na nahihilo daw ako. Ito pa sabi ko, ito pa sabi ko kay Jude. Uy, Jude, huwag mong iiwan yan. Baka kung anong mangyari dyan, matutulog na ako. Ay, kuya, hindi mo, nakanganga, hindi pwede. Oo, iniiwan ako ng kuya ko. Tapos mamayang konti, iniiwan na rin ng bunso. Hayaan mo na. Buhay naman eh, umihinga naman. Nang naka-hoodie. Sa mainit na mo ng electric pan, napuro ng suka. Nagising ako, may suka. So sabi ko, bakit kayo nakikinig sa lasing na sabing naihilo? Tanggalin nyo isang move. Kailan ng ato nyo yan? Eh hindi. Binabalik ako paulit-ulit. Nahilo mga friend. Kinabukasan, galit na galit sa amin. Hindi man lang daw namin siya inayo. Pag-iisip mo niya, meron daw siya. Ako kinumutan? You don't care, ha? You don't care. Ang lesson dyan, huwag kayong uminom. Huwag kayong uminom ng more than you can handle. Correct. Ah. At ang ending, lessons learned. Take note, sinabi ko doon na hindi na ako mawa-wasted. Di ko na uulitin to. Ang hirap. Sinabi ko talaga yun sa sarili ko. Hindi ko na uulitin to. Ayaw na niyang ihatid siya ng somebody sa bahay na ganun siya kalasin. Oo, oh, kasi yung kotse ko, drinive ng ibang tao. Totoo. Hindi ko, ko na ulitin to. My turn. Eddie. Naku, ako na naman ba ito? Naulit-ulit. Sana maulit. Diba? Kung sino man yung kapatid na yun, minom na naman. Inom ka na naman. Nasa yung baso mo. Pero, ito yun na hindi na siya umuwing lasing na gano'n. Na binitbit, tapos may sweater, tapos hilong-hilo. Wala nang gano'n. Bakit? Kasi, nandun siya sa sidewalk ng 4th Street, hindi na makatayo. Hindi alam kung saan nakapark. Eh di, hindi na nga siya umuwing lasing. Nanandulang kami. Nadat na namin siya, nakaganon siya dun sa yes. Sidewalk, nakaganyan. Tapos, lika na. Tapos sabi niya, wait a minute. Nag-i-English na naman yung lolo mo. Take note, ah. Give me time. Birthday, give me time. Take note, birthday to ng ibang tao. Hindi ko to birthday, ah. Birthday to ng attendee ako, attendee. At yung birthday celebrant, paano niya? Kinalaga, nakakahiya, si Frank. Kaya mga Frank, matuto kayo. Hindi worth it. Okay, turn mo na. And ako, napakadami nang na-reveal sa'yo. Ako yun nga yung nanonood ng lahat ng Filipino movies. Nanonood sa sinehan, nagbabayad ng full. Kahit labas lang, 5 pesos. Movie. Oh, yes. Tapos hindi niya sinasabing napanood na niya. Hindi niya sinasabing napanood na niya. Until pinagkukwentuhan na, uy, ang ganda talaga ng ganito. Tapos sasabihin niya, ganda, no? Eh, kasi naamin mo na yun. Sino yun? Nanonood ng Pinoy movies mag-isa? Pinoy movies mag-isa at full. Sikreto lang. At full yung price. Hindi man lang yung nag-e-enjoy. At usually, first week ng showing. Fan na fan. Talagang number one fan. Kahit sino pa yung artista na yan, talagang, aamin ka ba? So, Coach Jeff, bakit ka nanonood? Eh, maganda naman din kasi yung mga Tagalog movies. Kaso nga lang, nung panahon namin, parang tanda ko na, nung panahon namin, nakukornian silang lahat. So, anong ginagawa ko? Nanonood na lang ako mag-isa. Tapos sila Judy, syempre mga girls laging mahilig sa mga Filipino movies, magkukwentuhan sila. Ano sasabihin ko? Oh, di ba ang ganda? Oh. Paano mo na ba 'yan? Ay hindi pa pala. Ay, maganda ba? Madudula siya na napanood na niya. Magmula noon, pag nagkukwentuhan yung mga girls about Filipino movies na napanood nila, titingin sa akin. Oy, Doy, napanood mo na 'yan. Umamin ka. Napanood mo na 'yan. Napanood ko na ngayon mga Korean. Yeah. Ah, ngayon. Oo. Ito, Frank. Palagi na lang pag inutusan. Diba? Before the wishes. Sa tingin ko, ito yung foundation kung bakit nakuha yung wishes. Iutusan ng nanay. Tapos, nagdabog. Sa tapat ng nanay, nagdabog. Sabi niya, good boy, good boy.
Lagi na lang good boy. Galit siya. Sabi niya, palagi na lang ako good boy. Nagulat yung nanay. Eh, kasi good boy ka naman talaga eh. Eh, palagi na lang ako good boy. Oo. Kasi bago nun, ang ginawa niya, yung bunso at that time, sabi ko napupo. Na napalalabas tong kwentong to. Oo. Napupo. Yung bunso at that time, ha? Siyempre, wala pang 1 year. Hindi nga naglalakad eh. Di ba? Tapos, ginawa ng good boy, itong good boy na to, ginawa niya, lininis niya. Yan, nalinis niya. Kasi good boy eh. Tapos mamaya ng konti, naamoy. Naamoy ng nanay. Bakit tinawag yung anak? Anong ginawa mo? Ang ending, nalaman, nakita ng nanay kung ano yung unang amoy. Nasa likod ng pinto. Yung pupo tinago ng bunso. Tinago niya. Nilinis. Sino kaya itong good boy sino na nagsawa na maging yan? Good boy? Yeah, hindi ko naman alam. Nasa likod ng pinto, my friend! Oh, ayan. So, oh, ayan na. Thank you sa ating mga guests for tonight. Sana mga friends na nanonood sa amin, nag-enjoy kayo sa episode ng ating October King Fest. Again, reminder lang, kung gusto nyong gawin to sa your circle of friends or family, make sure that you drink moderately and also that you are 21 years old and above. My friend, ang gusto talaga nating ipakita din dito, yung joys of having siblings that you share a lot of memories with. At sana, yung mga meron ka, kung meron kayong mga kapatid na ganun, that you make them your ally. Huwag nyo silang gawing kaaway kung posible man, di ba? Kasi, dapat, ay, friend, magandang word yun, kaalay. Kaalay. Imbis na kaaway. Yes. Oh, galing nun, Preng. Ang ganda yes. Nun, Preng. Diba? Naitawid ba? Naitawid. Oh, gusto ko yun, Preng. Oh, cheers muna tayo. Cheers muna tayo dyan. Kaalay. Hindi kaaway. Gusto ko yun, Preng. Yes. So, spread the love. And kung mga bata pa kayo ngayon, cherish the memories. Know na these are the same people that you have lifetime of memories with. Kasi literal na simula, bata ka, simula baby, sila na yung nakakita ng mga progression mo. Pati yung mga kabalastugan. Kahit na magdagdag sila dun sa kwento mo, kwento niya na yun. Oh, yes. Oh, kahit na exaggerated, no? Oo. Oh. Kahit exaggerated. At masayang balikan, di ba? Whether accurate o hindi ang kwento, masayang balikan. Accurate yun, accurate. Ayan na naman, she. Ayan na naman, she. Accurate daw. Also, so, reminding you guys to put your 350 pesos or whatever amount in your Frank Bank. Oh, meron ayan, tayong Frank Bank. Ating Frank, meron. Okay, so thank you so much sa aming mga brothers for having us. Okay, pwede mag-add? Wait lang. Ano, since ano? Nakainom tayo ng konti, pwede ba mag-add? Di ba kakain ka na? Hindi, tama nga naman yung sinabi natin ng mga ka-friends na siguro if we have viewers na nakikinig na bata, it might look painful now na pinagtatawanan kayo or siguro parang ikaw yung pinagkakaisahan o pero in the long run, in a few years, it's funny, it's experience. I'm sure nung dati naalala ko yung nadapa si Ate Chick na ganyan, asar na asar swa, ganyan. Pero ngayon, it's funny. Yeah. At especially na ako ngayon, na nakailan din akong wasted. It's during those family times na magkita-kita. It's fun to reminisce and remember and see na how silly it is na nagalit ka sa kapatid mo because of it or siguro nagtanim ka ng galit, ito talaga palagi akong pinagtitripan, ganyan hindi ako inalagaan, pero you will see that you've grown to the person na ikaw right now. Ako siguro kung kaya hindi ako umiinom gaano dahil di na ako alaga yung mga kasama ko yung mga ganyan, and you look at it as parang nakakatawa and masaya during those family event. Masasabi ko na so far, walang Christmas or event na hindi na pag-uusapan yung pag-wasted ko. Laging nandun. Laging nagka-come up. And it's always funny. Yeah. And sana wag niyong dibdibin kung meron kayong ganong experience and embrace it. And once you accept it, it's funny. It's a good life lesson. And pwede nyo tong gawin, mga friend, online. Sa yes! Use the hashtag OctoBookingFest. Naghanap correct. Kami ni Frank. Wala pang naggumagamit ng hashtag na to ever. Which means, you saw it first here!
Kaya mga friends, thank you very much for joining us. And until next time, thank you, friends. Bye. Bye, everyone. Thank you, friends. Thanks. Thank you, mga friends. See you.